As requested ngayon tayo, mga pare ko, carbulini naman ang ganitong klaseng karburador. Ito yung may air screw. Kung ang karburador mo ay fuel screw, meron na tayong video para dyan. Pakihanap na lang sa mga video list ko. At kung ganito yung karburador mo is fuel screw, at itong mga karagantong klaseng karburador ay nakikita sa mga malilit na displacement lang na motor. Tulad ng mga Honda Wave, sa mga Suzuki Smash, Yamaha Krypton, at sa mga counterpart naman na mga copy na mga China bike, which is ganitong-ganito rin yung inyong karburador. Kaya kung anong gagawin natin paglilinis sa ganitong klaseng karburador, ay siguradong iyan din ang gagawin mo at pwede mong gawin sa iyong motor kung ang motor mo ay kamukha sa mga nabanggit ko. Tuwing kailan ba tayo dapat maglinis ng ating karburador? Kung babasahin mo ang inyong owner's manual, walang naka-indicate doon at hindi siya kasama sa inyong periodic maintenance kasi hindi kayo authorized na gumawa nito. At ang authorized lang na gumawa nito ay inyong mechanics. Pero kayo, isa sabi ko sa inyo, DIY Motopix tayo. So tayo ang gagawa, tayo na rin ang didiskarte at maglilinis nitong ating karburador para matuto na rin tayo at hindi naman tayo maging mangmang. So sa paglilinis ng karburador natin, isa hindi nga naka-indicate doon at wala naman siya, hindi siya kasama sa inyong periodic maintenance at hindi siya every 1,000 kilometer. Para sa akin, naglilinis ako ng aking karburador. Pag napansin ko na yung motor ko, isa hindi na maganda yung performance at ang suspecha ko ay itong karburador ko na marumi. Baka pupugak-pugak na siya at hindi na nakakapag-supply ng magandang air and fuel mixture dito sa ating makina. So, ayan, it's time to clean up my carburetor. So ayan, tara, magsimula na tayo maglinis ng ating karburador. At ang unang step sa paglinis ng karburador ay i-drain mo lahat ng fuel na nandito kasama na yung nasa tangke. Kasi ang inyong fuel cap, ang karburador nyo ay magkasama at iisa. Kaya wala kang paraan para mapigil mo yung fuel mo na tumagas at tumapon. Unless na lang kung magaling kang magtapal ng hose, eh yan, pwede yan. Pero tayo, very safe, i-drain muna natin lahat ng ating fuel. So sa pamamagitan ng paglalagay ng langgana sa ilalim at buksan natin yung ating drain valve dito sa pinakailalim hanggang sa tumapon ng tumapon yung ating fuel. So ito yung fuel drain, then i-ano mo na siya, i-unscrew mo hanggang sa tumapon ng tumapon ang fuel nyo doon sa may langgana. At pagayarin yung i-open yan, magkapi na muna kayo at siguradong pagbalik nyo is ubos na lahat yan at drain na doon sa inyong container. Yan, tapos na yung ating draining at ang susunod natin dito is disconnection. I-disconnect na natin lahat na nakakabit sa kanya para ma-pull out natin yung ating karburador at malinis. Ang susunod nyo gagawin is tanggalin nyo na itong pinaka ano niya, sa piston. Yan, ganun lang. Pull out nyo at itabi nyo na muna. So yan. At kung gusto nyo isama sa cleaning to, walang problema. At didismantle lang natin at linis. Then ang susunod is itong hose connection ng fuel, itong pinaka elbow nyo ng air filter at itong mga bolt na to ang ating susunod na tatanggalin. So ito muna, try muna natin tanggalin to. Yun lang. Yung ilisya lang natin tong pinaka ano air filter niya. Then yan, then susunod natin ay yung fuel lines. So sa fuel lines, kumuha ka lang ng pliers, then ipitin mo yung pinaka lock niya at i-slide mo lang sa likod. Then saka mo na siya mahuhugot to ngayon yung inyong fuel lines. At gumamit lang kayo ng ano, ganun lang ganun. Tsaga-tsagaan nyo lang na itulak patalikod ng pabalik-pabalik ng pababa balik. Yun. At yan ah. May tutulo pang kanti dyan. At patuloy nyo lang dun sa pinaka lagay nyo. So yan, tapos na tayo. So natin ay ito. Gamit lang tayo ng 8. At tanggalin natin yan hanggang sa matanggal na itong ating bolt. Sabihin nyo lang itong mga bolt nyo muna.
natin itong pinaka ninyo. Importante may tabi nyo muna to. Then ayan, mahuhugot nyo na itong inyong carburetor. At sa mga mayroon pang ganitong sa kanilang choke is tatanggalin nyo lang yan. Kasi yung mga brand nyong ganitong motor is wala na to. Itong pinaka-choke nyo na to kasama na mismo dito sa inyong carburetor. At wala na kayong cable. Pero kung may cable kayo, walang problema, tatanggalin nyo lang ganun yan. Yun. Tanggalan natin. Then, ang susunod dito ay dismantling, cleaning, and assemble. So, yan ang susunod natin gagawin dito. So, ito na ang ating carburetor na i-dismantle at tapos cleaning. Sa pag-dismantle, isa kailangan nyo lang ng plangga ng panahod at lahat ng parts dito nyo ilalagay syempre. Sa pag-dismantle naman, ang didismantle lang natin dito is ito yung pinakabaso, itong mga screw na to, then itong sa fuel strainer. Pero ito sa fuel cock nyo, huwag nyo nang i-dismantle to kung wala naman kayong problema dito. So kung hindi naman siya barado at pag binuksan nyo naman is may tumatapon na fuel sa loob, ay huwag nyo nang tanggalin at hindi naman siya katanggal-tanggal pa. So sisimula lang tayo dito sa pinaka-ilalim niya. Pero ang sinusimulan ko muna dito sa pinaka-strainer niya. Tanggalin na rin natin to para mahulinis natin itong pinaka-loob. So yan, lagay lang tayo ng lagay dyan. Dito, sa strainer niya. Yan, kalilinis lang natin dyan. Gagawa na natin ng video. Merong o-ring yan, o, yun sa loob. Then, ito, sa pinaka-loob niya. Natin. Dismantle na ng dismantle. Basta importante is nakasahod siya sa isang planggana at hindi ka mawala ng pyesa. Ayan, tagal na. Yun. At ito na yun yung pinaka floater. Then ito yung pinaka main jet, pilot jet. At yun. So ito sa atin isa medyo malinis pa kahit papaano. So ayan, malinis pa siya. So ngayon, linis natin. Then sunod natin is itong pinaka yun, tatanggalin na natin yan. Basta lagay na nalagay sa loob. Yun, oops, tatanggal na itong pinaka yan o, sa fuel lines valve niya. So ito, tabi nyo lang dyan sa loob. Sunod natin ito. Ito naman, screwdriver lang yan o. Malinis pa o, kahit pa paano. Yan, tingnan nyo kung may butas. Ang pinaka-importante lang kasi dito sa paglilinis ng carburetor natin is isa lang. Lahat ng butas ng inyong carburetor ay dapat may butas. Parang alang iniwan lang sa mga sa ano yan eh. Dapat may butas talaga lahat. Huwag yung walang butas. Huwag kang kukuha ng walang butas dahil na hindi maganda yan. So yan ang pinaka-importante. Lahat may butas. Kaya lahat yan ay tatanggalin natin ng bara kung meron man. Then ito. So dito na lang. Ayan ito. Tanggalin nyo na lahat. Para malinis na malinis. Makulkul na makulkul. Then ito. So, tatanggalin natin lahat yan. Yan, hanggang matanggal nyo lahat itong mga screw na yun. Yun, tanggal na. Yan ito. So, huwag nyo nga, huwag nyo iwawala yung mga spring yan. Kaya lahat ng tinatanggal nyo rito, may spring. Huwag nyo mawawala at hindi na siya makakabalik sa dati. So, yan na. So, yun yung spring niya yun. Yun, nataglag. Yung mga spring. So, yun, dalawa yun. Yung spring galing yan dito. So, yan. Na-dismantle na natin. At ready for cleaning na itong ating carburetor. At ito ilalagyan na natin ng diesel at sipilyo. Isa-isa na natin lahat sila. So, yan. Oops, sama na rin pala natin itong ating pinaka-drain plug. Pero kanina, working siya, diba? Nakita nyo, nag-drain tayo. So wala siyang problema, isama na rin natin siya sa cleaning para full clean lahat ang ating parts ng carburetor. So yan. So yan. Then susunod natin is yan. Lalagyan natin siya ng gasolina or diesel. So yun itong ating yun o. So yan o. Pwede na siyang sindihan at sunugin. So joke lang.
And syempre, si all-time favorite, sipilyo. So, yung mga sipilyo nyo tira-tira dyan, is, yun ang gagamitin nyo panlinis dito sa inyong carburetor. So, yan, ganun-ganun lang, oh. Linis-linis. Yeah, alam mo, pamaya, parang fresh na naman to. At bagong-bago. So, yan, linisin nyo lahat. Linisin nyo lahat yan. Tsaga-tsaga lang kayong mga ganun dyan. Mga ganun-ganyan lang. So, sana mga ano, testing-testing nyo. Dapat lahat functionable. So yan, mamaya lahat ng butas yan, i-checkin natin isa-isa. Sa pagitan ng either compressor o built-in, gagawa lang kayo ng sarili nyong compressor pa pagitan ng air pump lang para malaman nyo kung sumisingaw siya. Then, pwede rin kayo gumamit ng tool na ginagamit ko, yung ano, yung WD-40 para lang makita natin na may lumalabas sa kanyang yung parang hindi siya butas. So yun lang. So tapusin ko muna lahat to at babalikan ko kayo. Oh, baka may magtanong, oh. Sir, ano yung nasa gilid niyan ito? Yung ibang carburetor kasi wala naman ito. Pwede skehen din. So tingnan niyo sa inyo kung meron ito. Kung wala, walang problema, kaya hindi na natin sinama sa cleaning to. Pero tara, tingnan na natin. Isama na rin natin. Total na dito na rin to. Kung ano yung itsura nito. Ito kasi as like a booster lang naman to, eh, sa inyong pilot jet, sa initial na ano, sa initial fuel na pumapasok sa carburetor nyo. Pag kinulang yun, ito magiging parang booster nya at dadagdagan nya yung kanyang fuel na pumapasok. So spring loaded lang yan at mayroon syang diaphragm. So makikita nyo, may diaphragm sya at ayun, oh. So dito sya lumalabas, oh. Added fuel, oh. Yung sa may butas na yun, oh. So dito din sya papasok pag ganun. Dito din papasok yung inyong fuel. So, pag may hangin na pumasok na malakas, ibubuka niya itong diaphragm na to at papasok siya ng kanting fuel dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, act as a fuel. So, pwede natin linisin to. Pwede ding spray ito. So, gano'n. Yun, lumalabas na, kita nyo. Then, dito naman, dito lalabas siya sa pinaka ano. Ayun. Ay, dito pala. Ayun, oh. So, ayun, oh. Dito lumalabas. Then, ito, tagos to dito sa pinaka ilalim niya. So, yun lang, ano. Then, dito sa pinaka cover niya, may butas din yan ito. At susundutin nyo yung butas para, susundutin nyo yung butas para doon, tagos yan doon, oh. So, yan, para ma-cleaning nyo na rin at maisama nyo na sa cleaning nyo at siguradong lahat, totally, clean na siya. So, yan. Ngayon, ibalik na natin siya dati niyang ano, ibalik niyo lang yun. Then, syempre, yung cover na may spring. Then, may spring screw. So, okay na, no? Yan, tapos na yung ating cleaning at ang susunod naman natin sa kanya is assembly na. At sa pag-assemble naman, is wala naman problema kahit anong unahin natin. So, ngayon, ito yung nuuna ko, yung pinakabaso ko. As long na mabuo natin siya at siyempre hindi kulang yung ating pyesa. So ayan, nakabit ko na yung ating fuel strainer. Then ang susunod naman natin ay itong pinaka sa drain niya, yung kanyang drain bulb. Then tapos ito, so alam, kompleto na tayo. Sunod natin itong pinaka sa fuel lines niya, sa fuel bulb. Sa fuel bulb naman, napakasimple. Isushoot mo lang yan pa ilalim na ganun. Ito yata yung pinakamadaling asimbulin, eh, sa lahat ng fuel bulbs na dyan sa atin. Sa yung iba medyo mahirap, eh. Kailangan mo pa ng precision na pagkakabit. So ito, simple lang. So ganun lang. After that, iscrewin mo na itong inyong shaft niya or tuhog niya. Saka mo siya isusunod na ganun. Yun, o. So tapos. Then check niyo yung kung gumagana siya. So kailangan kasi dapat ano siya, gumagana siya mabuti. So yun, know, check niyo. At ito nga pala yung pinakaano niyo, yung titi niya, yung tumutugog. So yan. Then susunod natin itong ating main jet. At pilot jet. Then, higpit. Sa pag-higpit, ano lang,
Igpit-igpitan lang, wag naman sobra, baka malustred at tanso lang naman yan. So hindi naman siya tatakbo. Then pagkatapos mong ikabitong itong fuel bulbs mo, isa susunod mong gawin is kubera mo muna siya para hindi siya matanggal itong inyong fuel bulbs, yung inyong float. Para nakasecure muna siya. Kaya saka nyo muna siya ikpitan na kante. Kahit na naka ano lang, kapit lang siya, naka semi-tight. Ayan. At ang susunod nyo ikakabit na yung inyong air screw. Ayan. At ang inyong pang minor. Ito. So yan, malalos konti na lang, matatapos na tayo. So ipitan nyo lang muna na kante. At ano lang, kasi ang tunay na fine tuning nito or adjustment is pag nakakabit na siya. Doon nasin kasi kayo mag-tune up. So ayan. So ikabit muna ng kanting-kanting pa. Ilubog muna ng kanting-kanting pa. So ayan, tapos na yung ating carburetor. At hihigpitan ko na lang lahat to. At ngayon ikakabit na natin sa ating motor for testing. So ayan, fresh na naman. At siguradong malinis at walang bara na itong ating carburetor. So ayan, tapos na yung pag-install ulit natin dito sa ating carburetor, dito sa ating motor. At ang pag-install lang naman ay napakasimple. Reverse lang din ang ating pag-disconnect. So lahat ng ating mga pinagtatanggal na linya o mga cables ay ating ulit na ibabalik. Then syempre, ang susunod is i-open mo na yung inyong fuel cap para ma-check mo kung may rongkang leak. Usually ang mga leak is na nanggagaling lang dito sa mga paligid. At kung hindi naman tamang yung gawa sa inyong float bulb, sa inyong fuel bulbs, is meron kayong overflow. So yan ay makikita nyo na tumatago siya sa overflow line. So ang gagawin nyo lang ulit is back to zero. At dismantle, then repair, then install ulit. Then ang susunod ulit natin dito is tune up na. So sa pag-tune up naman is napakasimple lang, as long na alam na mo naman yung opening ng inyong air screw, at siguro magkakaroon lang siya ng very very minimal na adjustment lang ng iyong gagawin. So yan, akin ay na-adjust ko na at na-tune up ko na rin. Then ngayon for testing, ayan. So very one click lang naman yung ating motor at very mild lang yung kanyang takbo. Tulad dati ay galit na yung aking makina, yung rigudo niya mabilis na ay namamatayan pa ako ng makina. At sigurado yun ay aking mga sa loob ay barado. So ngayon ay at napansin ko is pumino na naman tong aking motor, dahil nga syempre malinis na ulit yung ating carburetor. So ganyan lang naman yung paglilinis ng ating carburetor. Very simple, patay ko na yung aking makina. At sa susunod na video natin is yung pag-adjust naman ng ating float valve sa ating fuel valves. At sa mga nag-overflow na carburetor. So hanggang dito na yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo.